Yo, what's up? It's me, Jong. Magandang umaga po sa lahat. So, kamusta, kamusta? So, ngayong araw na to, guys, sasagutin natin yung mga tanong nyo, lalong-lalo na yung paulit-ulit na tanong na paulit-ulit ko na ding sinagot. So, madami kasing nagtatanong, and karamihan talaga sa mga tinatanong is yung kailangan bang kumuha ng permit kapag kapag trip mong mag-business ng ganito. Bago po natin sagutin yung mga tanong nyo, lalong-lalo na yung tanong na yan, paki-subscribe po muna sa channel natin, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. And please, paki-share na din po. Bali, suporta na din yun. Kahit konting suporta na lang sa channel natin. Libre lang po yan. And ayun na nga. So ayun na nga, guys, no. Unang tanong is, kailangan bang kumuha ng permit kapag mag-business ka ng ganito? Para sa akin, guys, depende. Bakit? Una, magdidepende yan sa area na pagpupwestuhan mo. Like for example, kung nasa ganito ka lang, yung nasa gilid ka lang ng daan, like ganito, hindi mo na kailangan kumuha ng permit. And pangalawa, kung ang target na area mo is trip mong mag pop up sa mall, like mga ganun, or mga establishment na may mga establishment kasi na nagpaparent. So kapag ganun naman, guys, kailangan mo na talagang kumuha ng permit. Una-una, yung mga customer mo doon is iba na kasi siya. Hindi na siya pareho sa yung nasa ganito ka lang, nasa gilid ka lang ng daan. Mainam kasi na may permit ka. Lalo-lalo na kapag mag-a-accept ka na ng mga catering, like birthdays, kasal, mga ganun. So mainam na may permit ka, guys. Pero kapag nasa ganitong estilo ka lang, nasa gateway ka lang, ang importante, guys, huwag ka lang pumunta sa tabi ng kalsada na talaga, yung mismong kalsada na. So hanap ka lang ng na may tamang pwesto na hindi ka nakakasagabal sa daan. Mainam naman talaga, guys, na may permit ka. Pero kung may pang-process ka ng permit and trip mo talagang kumuha ng permit, mas mainam. So hindi ko po ini-encourage na huwag kayong kumuha ng permit. And madami pong nagpa-pop up, guys, na wala talagang permit. And sa pangalawang tanong naman, guys, may nagtanong sa akin, pasensya na, idol, ngayon lang ako nakasagot sa tanong mo. Ngayon lang kasi ako nakabalik ng pagpa-vlog, medyo naging busy lang. So yung tanong niya is, paano ba linisin yung mo kapat? Yun yung tanong niya, guys. So habang nagpa-pop up ka, ganito siya, ganito lang siya linisin, idol. Ito, pagtapos mong gamitin to, i-rinse mo na lang siya. So hugasan mo na lang. Hindi naman siya kailangan na every time na pagtapos mong gumamit is huhugasan mo talaga siya ng sabon. So kahit hindi mo na siya hugasan ng sabon, guys, lalo-lalo na kapag napapop up ka ng ganito, mahirap humanap ng mahirap yung tubig. So syempre nagtitipid ka ng tubig, di ba? So mainam na, i-rinse mo na lang siya. Tapos kapag nakauwi ka na, tapos ka na mag-pop up, nakauwi ka na sa inyo, doon mo na hugasan lahat ng mga utensils mo. Lahat ng mga gamit mo sa pagpa-pop up, so doon mo na siya hugasan. Yun yung ginagawa ko. So every time na may nag-order, pagkatapos ng order, mainit kasi yan, guys. So lagyan mo na lang ng trapo. Tapos tanggalin mo yung laman niya, yung kape sa loob, yung may tira-tirang tubig na konti. So tapon mo. And then i-rinse mo lang siya, tapos mong i-rinse, purasan mo, and then ganun lang. So ganun lang siya, idol. Hindi na siya kailangan talaga na hugasan mo siya na may sabon. So
kahit ano lang, rinse lang. Kahit sa mga coffee shop, sa mga hindi po nakakaalam, dati po akong barista. Naging barista po ako for almost 5 years. Ganun. Putol-putol kasi siya. Pero in total, nasa 5 years. So, kahit sa mga malalaking coffee shop talaga, yung mga gantong gamit, yung mga pinagamitan namin, i-rinse lang namin siya, guys. Tapos, saka na namin siya uhugasan talaga na may sabon kapag closing time na. So, ganun po yung estilo. And then, yung pangatlong tanong is, ano po ba ang magandang beans na gamitin sa pop-up? Well, ako guys, para sa akin guys, syempre kapag ganito ka lang, gantong estilo ka lang, napapop-up ka, nasa gedli-gedli ka lang, and wala ka pang masyadong enough na budget talaga, madaming coffee beans na makikita mo sa online, maghanap ka na lang guys. So yung ginawa ko po is gumawa talaga ako ng sarili kong blend. So lahat po ng beans ko in-order ko talaga siya online sa Shopee, ganun. And then ako na po yung naghahalo. Una, like for example, nag-order ako ng Robusta, half kilo, ganun. And then, nag-order din po ako ng Arabica, half kilo din. So, yun yung binlend ko. So, mainam talaga na yung beans mo is may halong Robusta, ay Arabica. Kasi, ang kaibahan po ng Arabica, guys, ang Arabica is more on aromatic siya, mas flavorful, and then yung Robusta naman is more on caffeine. And then yung Arabica is less caffeine po yun. And mainam talaga sa mga, like for example, sa mga espresso based na ano, na mga drinks, mga iced coffee mo, mainam talaga na naka-blend talaga, mix na Arabica at saka Robusta yung beans na ginagamit. Yan po yung technique sa halos lahat po ng ano, coffee shop, yan po yung ginagawa talaga. Kasi kapag purong Arabica naman yung ginagamit mo, masyadong mahal guys. Sa totoo lang, iba yung price ng Arabica na beans at saka Robusta na beans. Mas mura yung Robusta na beans. Yung sa akin nga eh, ginawa ko na lang ano eh, yung half-half talaga. So half kilo na Robusta and then half kilo na Arabica. So yun yung hinahalo ko. Yun yung ginagamit ko talaga sa lahat ng ano ko, drinks ko na mga ice coffee. So ayun po, sana ay naliwanagan na po kayo at sana ay nasagot ko po lahat ng mga katanungan nyo. At kung may ano pa kayo, katanungan pa kayo tungkol sa coffee or sa tungkol sa mga coffee tutorials natin, pwedeng-pwede nyo po akong mag-message lang kayo dyan. And then, kung trip nyo naman akong kontakin, so message nyo na lang ako sa Facebook ko or sa ano, sa Facebook Facebook page natin. So yung Street Crew. So lagay ko na lang yung link ng mga social media ko and paki-follow na din. So ayun lang po sa ngayon, sa bukas naman. So yun yung about na sa ano, mga nag-aspo natin dito sa bagong cart natin.